Hello everyone. Sana okay po kayong lahat dyan. Since it's Christmas po, so gusto ko po kayong batiin ng maligayang Pasko po sa inyong lahat or Merry Christmas po. And katulad po ng ilang beses ko na pong nasabi, pasensya na po kayo kung may nakikita po kayong glare sa ano ko, sa salamin ko. Ang reason po minsan po natataon na nag-video po ako ng ano na po sa amin, madilim, like paggabi na po. Like, ganyan po. Ano na po sa amin, kaya nakailangan ko pong i-on yung ilaw po. And then, yun po yung nagko-cause po ng glare. Yung pong nakikita nyo po na yan sa salamin ko. Anyway po, since Pasko po, and alam po natin na bali, yung Pasko po, ipinagdiriwang po natin na bilang ano po, kapanganakan o birthday po ni Papa Jesus. Or kung sino man po yung ano natin. So, pag ganung taon po, I mean, sorry, not ganung taon, but pag po birthday niya po, like katulad po natin, pag may mga birthday po tayong sineselebrate, like ako or mga kung sino man po na ano natin, kapamilya, friends, ganun, di po ba nagbibigay po tayo ng ano, ng gift or regalo? Kapag po, para sa akin, pag po meron po akong extra ang pwedeng maibigay, I try pong gawin yon, yung magbigay po ng gift. Excuse me. So, yung point ko po, since birthday po ni Papa God, di ko rin po siya iniiba na ganun din po yung gawin ko sa kanya. Like, hindi ko lang po yung ginagawa sa kapwa na magbigay po ng regalo. I try din po na gawin po yun sa Diyos. Kasi, para po sa akin, like, mahalaga po yun. Kasi kung sa atin nga po na tayo po yung gawa niya po tayo. Kumbaga, sa kanya po tayo nagmula. Siya po lumalang sa atin. And nag-gift po tayo sa kapwa natin, ganun. So para sa akin, mahalaga rin po na sa ano ko lang po yun, sa paniwala na parang mahalaga po sa akin na magbigay rin po ako ng galang, ng gift bilang galang po sa kaarawan niya po, ganun. O bilang ano po, pag-alala po sa kaarawan niya po. So, ngayong kaarawan niya po, Pasko, bali, ang naisipan ko pong eregalo sa kanya, not po material thing, kasi nga, wala naman po siya rito, hindi po natin siya nakikita. Like, pwede lang po natin siyang makausap sa pamamagitan po ng like pag-pray, ganun. So, ganun po yung ginagawa ko. Binati ko na po siya ng happy birthday. Kahit hindi niya pa po birthday. Mga a day or two, ganun. Mga a day or two pa po. Kasi 23 pa lang po sa amin ngayon. So, but anyway po, yung gift ko po sa kanya or gift ko po sa kanya
Eh, tulad po ng sabi ko, hindi po material na bagay, kundi ano po, yung minsan po gumagawa po ako ng ano, ng okay. Or like, munting ano po, yung maliliit lang naman po na bagay, yung parang okay po, ganun ko po yun may di-describe, parang okay. Like, konting kabutihan, ganun po. So, yung ano ko po sa kanya ngayon, yung gift ko po sa kaarawan niya ngayon, bale, ito po. Ito po, nakita ko po to kanina na ano po, na ladybug. Tapos, ito po siya. Tinignan ko po siya kung patay na po. Ayan po siya kung nakikita niyo po. Nasaan na ba yan po? Ayan, ladybug po na yan. And so, nung nalaman ko po na buhay pa po siya, bali ang ginawa ko po eh, ano po, itinatry ko po siya na, nilagay ko po siya dito. Itatry ko po na isave siya. Kasi, hindi ko po siya pwedeng ilagay sa labas kasi doon po yan sila nananahan sa labas. But sa ngayon po, pakita ko po sa inyo. Bumagyo po sa amin kagabi. Ayan po, December 22nd, bumagyo po sa amin, nagyelo po. So sobrang lakas, sobrang ginaw po doon. Sobrang lamig po. Na kapag inilagay ko po siya doon, eh, maninigas po siya, mamamatay po siya. So, ito po para makita nyo po. Lagay po natin siya rito. Ayan po siya. Ano po to eh, yung mahirap po siyang, ayan po oh. Mahirap po siyang hawakan kasi madulas po siya. Ewan ko pong nakikita niyo po siya. Ibababa ko po itong ano na to. Ayan po siya naglalakad po. Ano na po siya? Ay, nalaglag. Hawak-hawak po siya. Itatry ko pong buksan yung ilaw po. Para mas makita niyo po siya. So, bale, eto po siya. Hinawakan ko na lang po siya ng kamay ko. Ayan po siya. Ayan po. Pag inilagay, pag linabas ko po siya, maninigas po siya, mamamatay po siya. And then, gumagapang po siya sa ano ko, kamay ko. Pag inilagay ko naman po siya dito, dito, iniwan ko po siya dito sa mga halamanan ko. Lilipad po siya. Kasi nga po may pakpak yan dahil ladybug nga po siya. So, lilipad po siya. And then, paglipad niya po, baka po accidentally na mapunta po siya doon sa, ayan o, sa electric fan na yan. And then, maaano po siya, mahahagupit po siya ng electric fan. So, tuluyan na po siyang matitigok, mamamatay po. So, kaya piniprevent ko po na mangyari yon. So, ang ginawa ko po, alam niyo nga po pala, kanina ko pa po itong tanghali na hanap mga, ano po, mga 11 po. 11 po sa amin. Ano ba to? So, hanggang ngayon, buhay pa rin po siya. Which, kung doon ko po siya inilabas, doon po doon sa napakayelo po na kapaligiran, eh, siguradong hindi po to abuti ng
mga ilang minuto lang baka namatay na po to, but natutuwa po kahit papano. Ayan po siya, nakakalakad pa rin po. Tinatry ko po siyang anuhin kasi baka po siya lumipad. Baka po lumipad. At hindi ko na po siya mahanap. And baka nga po siya matamaan ng electric fan. Kaya no. Bata. Tinatry ko po siya ditong ilagay sana. Kala ko po mag-i-stay lang siya. Ayan po siya. Oh. Eh, gumagala po siya. And ganun po kasi sila eh. So, kaya ayan po. Ang ginawa ko na lang po, eh, nilagay ko na lang po yung mga, etong mga dahon na to. Galing po yan dito, oh. Dito po sa halaman na to. So, kasi hindi ko po alam kung ano po kinakain nito, eh. But, just in case po na dahon, ayan, nilagay ko na po yung dahon. Ayan po yung ladybug. Clean no close-up ko po para makita niyo po. Ang bilis niya lang pong maglakad. Ang bilis niya pong gumapang, I mean. Ang hirap po maano. So, bali yan po. Ayan po yung, ano, sa ngayon po, ilalagay ko po muna siya dito po sa baso. Diyan ko po muna siya ilalagay. Ang hirap po, nakapit po siya eh. Dito ka lang muna, Bugsy. So, yan na po siya. Hindi na ito po, ito pong takip na to, binutas-butasan ko po para hindi po siya masuffocate. Para makahinga-hinga po siya. So, ayan po. So, bani, ayun po yung tulad po ng sabi ko. May extra na naman po to si Ganda. Ganda, please, get down. Get down. Ito pong aso na to. Napakapasaway nito eh. Ganda, get down. So anyway po, pinabababa ko po si Ganda kasi baka po maano niya po, napilapon niya po yung cellphone ko, sayang naman. So, balik po tayo doon sa inaano ko po. So bali yan po yung munting gift ko po sa kaarawan po ni ano, nung nasa taas ni Papa Jesus. Ayun po yung munting ano ko po sa kanya magagawa. Yung pong excuse me po, yung pong itatry ko po na i-save po itong buhay po ng ano ng ladybug na ito. I know ladybug lang po ito para sa iba, but para sa akin, may buhay po ito. Kaya parang, I shouldn't say parang, ang ibig kong pong sabihin, may buhay po ito kagaya natin. Kaya mahalaga pa rin po na dapat isave ko to. I-try ko po na mabuhay siya. So, ayun po yung munting gift ko po sa birthday po ni Papa Jesus. And, ayun po yung pinaka. Meron pa pong iba, hindi ko na lang po sasabihin. Maliban po sa dito, tapos panalangin, tapos meron pa pong iba, but like I said, sa akin na lang po yun, hindi ko na lang po yung sasabihin. But, yun, naisipan ko lang po na i-share po ito. Kasi parang parang actually kung iisipin mo si Papa Jesus po yung nagano niyan sa akin na hindi niya po sinabi, but parang lang po na siya po yung may ano niya na
Kasi nga, wala po akong maisip na sabi ko, ano kaya i-ano ko? Ano kaya i-maishishare ko sa vlog ko tungkol sa kaarawan ni Papa God? So, tapos, yun po, nagising po ako kanina, nakita ko po itong ladybug. Excuse lang po. So, pasensya na po kasi pinalabas ko po si Ganda para po mag-CR. But, yun nga pong ini-explain ko po. Bali, naisip ko po na na actually idea po ni Papa Jesus na i-share ko po itong ano na to. Kasi nga pa nag-iisip po ako, sabi ko, ano kaya yung pwede kong ma-share? Tapos wala pa akong may ano, sabi ko, eto na lang. Kasi mahilig po ako sa ano, mahilig po ako sa mga ganyan, yung ladybug. Pag may mga nakikita po akong ganun, tinatry ko po silang i-save. So, ayun lang po. And then, ito nga po pala, papakita ko po to sa inyo. Ito nga po pala ang mga halaman na to. Nandito po siya sa lamesa namin. Para pong garden, ano po. Hindi po yan garden. Ano po to? Lamesa po namin to. Tapos, kapag malamig sa labas, pinapasok po namin tong mga halaman para hindi po siya mabulok or mamatay, ganun. Ayan, nagbloom na po ng bulaklak ulit. So, ayan po, i-share ko lang din po yan sa inyo. Just in case lang po nagtataka kayo, ba't may mga halaman dito sa table na to? Ayan po yung dahilan, pinapasok po namin para hindi po mamatay or malanta, ganun. So, ayan po. And then, ito nga po pala, ano to? Cactus po yan. Yung matinig po siya, oh. Tapos, pag namumulaklak nga din po pala ito, ganito po yung kulay pink. Pero, hindi po siya bulaklak. Yung bali, yung mga ito dito, nagiging kulay pink. Yung ano niya po, paligid. Bali, yung pag sinabi ko pong namumulaklak, ganito po. Ito o ganito. Tumutubo po. Yan. Dati bulaklak po yan pag ganyan. Tapos lumalaki, unti-unti pong lumalaki. Tumataas, ganun. So, ayun lang po. Anyway, marami pong salamat sa panonood nyo. And gusto ko po uli kayong batiin ng Merry Christmas po. And i-advance ko na lang din po na batiin din po kayo ng Happy New Year po sa inyong lahat dyan. Thank you po. Ingat po kayo. Bye po.